nga man nanloko? Lasing na sigaw ng dalagang si Danica habang hawak ang isang bote ng alak. Magaling lang kayo sa una. Pero sa huli, lolokohin ka lang. Mga hindi marunong makontento sa isa. Nasa isa siyang bar at mag-isang umiinom. Umiinom ang dalaga dahil heartbroken siya. Nahuli niya kasi ang kanyang fiancé at best friend na naghahalikan. At ang masakit pa, buntis na pala ito. Wisit ka, Jessica! Hindi ka na nga marunong magbayad ng utang. Ginapang mo pa ang fiancé kong pabigat. Sigaw niya at muling uminom. Ang ganda-ganda ko! Tapos ipagpapalit mo lang ako? Where's the audacity? Ang ingay mo! Lumuluha ang napalingon si Danica sa lalaking nasa gilid niya. Kanina ka pa sigaw ng sigaw dyan. Niloko kasi ako! Umiiyak na tinuro ni Danica ang kanyang sarili. Itong magandang ako! Niloko lang ako! Sa tingin mo hindi ako masasaktan? Don't waste your tears to that man! Seryosong sabi sa kanya ng binata. Siguradong hindi siya para sa'yo. Instead of wasting your tears, bakit hindi mo siya gantihan? Gantihan? Pinunasan ng dalaga ang kanyang mga luha. Paano ko siya gagantihan? Sleep with me. Alok sa kanya ng binata. Tumitig si Danica sa binata. Namangha siya bigla dahil sa kagapuhan at kamachuhan nitong taglay. Gusto mo kong makasamang makatulog? Inosenteng tanong niya dito. Bakit? Mag-isa ka lang ba sa bahay mo? Never mind. Sagot ng binata at umiling. Tumayo na ito pagkatapos maubos ang alak na iniinom niya. Tumayo naman din si Danica at pagewang-gewang na sinunda ng lalaki. Sama ko sa bahay mo! Sabi ng dalaga at hinila ang manggas nito. Wala na akong bahay. Pinalayas na ako ng ex-fiancé ko. You don't even know me. Sagot sa kanya ng binata. What if I'm a bad person? Paano kung patayin kita? Mukha ka namang mabait eh. Lasing na sagot ni Danica at parang unggoy na sumabit sa braso nito. Uwi na tayo sa bahay mo. Wala na akong matutuluyan eh. I'm broke. Wala na rin akong trabaho dahil tinanggal na ako. Wala na bang mas imamalas ang buhay mo? Nakangiwing tanong ng binata sa kanya. Mas marami pa. Sagot nito. Baka mas maiyak ka lang kapag inisa-isa ko sa'yo. Napatitig naman ang binata sa dalaga bago ito buhatin palabas ng bar. Napakapit tuloy siya sa binata at inamoy-amoy ito. Ang bango-bango mo naman. Sabi ni Danica at humagikik. Stop it! Saway ng binata sa kanya. Isinakay siya nito sa front seat ng kanyang sasakyan. Kinabit niya muna dito ang seatbelt bago siya umiikot patungo sa driver's seat. Huwag kang ang malikot! Inis na singhal ng binatang si Brent sa dalaga. Tagay tayo! Sagot lang ng dalaga. Napailing na lamang siya bago paandarin ang sasakyan niya. Mahina na lamang na napapamura ang binata sa tuwing hahampasin siya ng dalaga. Sa gitna ng daan ay napansin niyang may sumusunod sa kanilang sasakyan. Malakas na napamura si Brent nang paputukan ng mga ito ang kanyang sasakyan. Bang! Bang! Lasing na sabi ni Danica at ginawang baril ang kanyang daliri. Nandito na si Cardo! Andito na si Cardo! Si Cardo na may siyam na buhay! Lasing na sambit nito. You're so noisy! Kinuha ni Brent ang baril niya. Bakit ba kasi sinama-sama pa kita? Hindi na pinansin ni Brent ang dalagang nagsasalita na gamit ang ibang lingwahe.
Nakipagpalitan na lamang siya ng putok sa mga nakakotseng pinapuputukan sila. Bad trip? Biglang nag-U-turn si Brent. Nauntog naman sa binata ang dalaga dahil sa kanyang ginawa. Sakit! Oh, sakit! Umiiyak na sabi ng dalaga. Ang hilig niyo kong saktan! Napailing na lamang si Brent at sinalubong ang kotseng pinapuputukan sila. Binaril niya ang gulong ng kotse at binangga ito bago baril ang nasa loob ng kotse. Nang masigurong wala ng hininga ang mga sakay ng kotse, ay nag-drive na siya pauwi sa kanyang bahay kasama ang dalaga. Suka ako! Nasusuka ako! Sabi ni Danica nang makababa sila ng kotse. Napamura na lang si Brent nang sukahan siya ng dalaga sa damit. Gusto niyang sakalin ito dahil sa ginawa ng dalaga. Pero kinalma na lamang niya ang sarili. Hinubad niya ang kanyang suot na damit at bago binuhat ang dalaga paakyat sa kanyang kwarto. Dinala niya ito sa CR at pinagmumog. Nang matapos siya ay ibinalabag niya ito sa malaki at malambot niyang kama. Gawa tayong baby! Hagik-hik ni Danica at basta na lamang siyang hinila. Pogi ka naman eh. Pwede ka nang maging ama ng baby ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Malamig na sabi ni Brent at pilit na kumakawala sa dalaga. Bitawan mo ko. Sinasabi ko sa'yo, magsisisi ka kapag patuloy mo kong inakit. Pangit ba ako? Napataas ang isang kilay ni Brent nang umawa ang dalaga. Bakit ba ayaw niyo sa akin? Bakit ba palagi niyo akong niloloko? Gusto ko lang naman na mahalin ako eh. Wala na akong pamilya. Kaya nagmamahal ako ng lalaki. Pero iniwan lang din ako at ginago. Nakatadhana pang mag-isa na lang ako sa buhay. Napatitig na lamang si Brent sa dalaga at sa huli ay namalayan na lang niyang hinalikan niya ang dalaga. Paulit-ulit itong inangkin hanggang sa mapagod siya. Kinabukasan, masakit ang katawan ni Danica nang magising siya. Napanguso na lamang siya at naupo sa kinahihigaan niya habang nagkukusot ng mga mata. Natigilan siya nang may marinig na umungol sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata nang makita ang isang lalaking natutulog at walang saplot. Napatingin siya sa kanyang sarili at napalunok na lamang siya nang makitang kumot lang ang nagsisilbing takip sa kanyang katawan. Another katangahan! Napasabunot si Danica sa kanyang sarili. Akmang tatayo na siya pero natigilan siya nang bigla na lamang yumakap sa kanyang binata at hinila siya pahiga. Mamaya na tayo bumangon. Malambing na sabi ng binata at sumiksik sa kanya. Mister, kailangan ko nang umuwi. Halos pabulong na sagot ng dalagang si Danica. Nasa bahay ka na. Sagot sa kanya ni Brent. Sabi mo kagabi, wala ka ng tirahan at wala ka ng trabaho. Pwede kang tumira sa buhay ko. Basta, maging bedwarmer kita. Siraulo ka ba? Tinadya kanya ang binata na agad namang nalaglag sa kama. Ang sweet-sweet mo na, tapos bigla kang hihirit ng ganun? For your information, hindi ako pokpok. I'm just kidding. Galit na sagot ni Brent bago tumayo sa po ang kanyang balakang. Heh! Umirap ang dalaga sa binata bago isa-isang damputi ng kanyang damit. Kalimutan na lang natin itong nangyari. Isa lang naman itong pagkakamali. Dumiretso siya sa banyo at nagsimulang magbihis. Naghilamos muna siya bago tuluyang lumabas. San ka tutuloy niyan? Tanong ng binata nang nakaupo sa kama habang nakataas ang isang kilay. Work for me as my maid. Libre na ang tirahan mo. May sahod ka pa. Napaisip naman si Danica. Wala na kasi siyang tutuluyan.
Sa kanyang ex-fiancé lang naman siya noon nakatira. Ngayong wala na sila, ay pinalayas na rin siya nito. Wala rin siyang kamag-anak na malalapitan dahil nasa probinsya ang mga ito. Wala na rin siyang mga magulang. Tinanggal na rin siya sa trabaho dahil sa paninira sa kanya ng haliparot niyang best friend. Kung papayag naman siyang maging katulong nito, ay makakaramdam siya ng ilang dahil may nangyari sa kanila. Sige, pagpayag ni Danica, kakapalan ko na ang mukha ko at kalilimutan ang hiyang nararamdaman ko para lang mabuhay ako. Napangisi si Brent. Go, take some shower first. You smell bad. Ipaghahanda kita ng damit. Inamoy ni Danica ang kanyang sarili. Kakaiba nga ang amoy niya. Ang pangit naman kasi kung ipagluluto mo ako na ganyan ang amoy mo. Dagdag pa ng binata. Ikaw kaya ang may gawa ng amoy na to? Inirapan ni Danica ang binata bago pumasok sa banyo nito. Teka, ipagluluto ko siya? Napatigil si Danica sa pagkakalkal sa kusina ng binata nang may bigla siyang maalala. Magustuhan kaya niya ang mga luto kong sunog? What's the problem? Napalingon si Danica sa kanyang likuran. Noon niya nakita ang nakatayong binatang si Brent. Kasi ganito kasi. Napakamot si Danica sa kanyang ulo. Paano ko pa ipapaliwanag sa'yo? Hindi ka marunong magluto? Kunot noong tanong sa kanya ni Brent. Marunong naman. Sagot ni Danica. Kaso sunog eh. Mag-aasawa ka na pero hindi ka pa rin marunong magluto? Napailing si Brent bago lumapit kay Danica. Maybe one of the reason why your fiancé cheated on you. Napanguso si Danica. Bakit? Hindi rin naman marunong magluto ang ex-best friend ko ah. Hindi rin marunong magbayad ng utang yon. Ilang taon na akong nagpa-practice magluto. Pero hindi talaga ako bayad sa kusina. Kahit anong gawin ko, sunog talaga ang kinalalabasan. Napapalatak si Brent. Sit down. Ako nang magluluto. Tumango si Danica at naupo. Pinanood lang niya ang binatang nag-uumpisa ng magluto. Pwede mo ba akong turuang magluto? Tanong ni Danica sa binata. Yung ex ko kasi, walang time na turuan ako. Pero may time siyang gumawa ng bata sa ibang babae. Sure, sagot ni Brent. Nakakahiya naman kasi na ako na nga yung amo, pero ako pa yung nagluluto. Napasimangot si Danica at inirapan na lamang ang binatang hindi nakatingin sa kanya. Ilang saglit lang ay natapos na sa pagluluto ang binata. Ito na rin ang naghain ng pagkain. Kain na tayo! Sabi ni Danica at nagsimulang kumain. Timpla mo ako ng kape. Utos ni Brent sa kanya. You're my maid here, not my boarder. Ngumiti ng plastic si Danica sa binata bago tumayo at tinimplahan ito ng kape. Nang matapos siyang magtimpla, ay muli na siyang naupo at kumain. Oo nga pala, pabali ako ng 1,000. Pupunta ako sa kondo ng ex ko para kunin ang mga gamit ko. Sabi ni Danica sa binata. Ipagdadrive na lang kita. Sagot ni Brent. After that, idediretso kita sa office ko. Mukhang may alam ka naman, kaya magiging sekretary na rin kita. Tumangulang si Danica. Nang matapos silang kumain ay nagligpit at hinugasan muna ni Danica ang pinagkainan nila bago sila umalis para magtungo sa kondo ng kanyang ex. Bad trip ka naman! Hinampas ni Danica sa braso si Brent na ikinagulat nito. What's your problem? Inis na tanong ito sa kanya. Pinanlakihan ng mga mata ni Danica ang binata at itinuro ang kanyang leeg. Ang daming marka! Paano kapag nakita ito ng ex ko? Siguradong lalaitin ako noon! Ipakita mong hindi siya kawalan sa'yo. Malamig na tugon ni Brent. What I mean is, iparamdam mo sa kanya na hindi siya kawalan sa buhay mo.
may ibang lalaking tatanggap sa iyo kahit sunog kang magluto. Okay na sana ang motivational quotes mo eh. May kasama nga lang na panlalait. Inirapan ni Danica ang binata. By the way, nag-enjoy ka ba kagabi? Nabulunan si Brent sa kanyang sariling laway dahil sa tinanong ng dalaga. Sunod-sunod itong napaubo kaya malakas na hinampas ni Danica ang kanyang likod. Ayos ka lang ba? Hysterical na tanong ni Danica sa binata. Mamamatay ka na ba? Kung ganun, sa akin mo na ipamana mga kayamanan mo. Malay mo naman, di ba? May nabuo tayo. Mas lalong inubo si Brent dahil sa sinabi nito. Hoy, iba na yung ubo mo. Sabi ni Danica. Ayos ka lang ba talaga? Stop. Stop talking. Sabi ni Brent at sunod-sunod na huminga ng malalim. Just please, stop talking. Napanguso naman si Danica at hindi na nagsalita pa. Nang makarating sa kondo ng ex ni Danica, ay agad na bumaba ang dalaga sa sasakyan. Ako na lang ang papasok. Sabi ni Danica sa kanya. Hindi na niya ito hinintay pang sumagot at agad na lang na pumasok. Kumatok si Danica sa pinto ng ex niya at bumukas naman ito. Iniluwa nito ang kanyang ex-best friend na suot ang kanyang damit. Anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong sa kanya ng kanyang ex-best friend. Kukuhain ko lang mga gamit ko. Walang emosyong sagot ni Danica at dire-diretsyong pumasok sa loob. Nadatnan niya ang kanyang ex-fiancé na nakaupo sa sofa at lumalamon nito. Ano, maghahabol ka pa? Tanong sa kanya ng ex-fiancé. Hindi ito pinansin ni Danica at dumiretso na lang sa kwarto niya at kinuha niya ang malaking bag. Sinimula na niyang ilagay doon ang kanyang mga damit. Pagkatapos niyang makuha ang mga gamit niya, ay nagtungo naman siya sa kwarto ng kanyang ex para kuhain ang mga binili niyang accessories. Wala kang karapatang kuhain yan. Hinawakan siya ng kanyang ex sa kamay at pabalibag na tinulak palabas ng kwarto. Napahawak naman si Danica sa kanyang balakang na tumama sa center table. Pera ko ang pinambili ko noon. Akin yon. Sigaw ni Danica sa kanyang ex. Sa akin na yon. Sagot sa kanya ng lalaki. Bayad na yon sa pagtira mo sa kondo ko at sa pagiging palamunin. Tumayo si Danica at sinampal ang kanyang ex. Ikaw ang palamunin sa ating dalawa. Ako nga halos ang bumubuhay sa'yo eh. Umangat ang kamay ng binata at takmang sasampalin si Danica. Pero natigilan ito nang may baril na tumutok sa kanyang sentido. Don't you dare to fucking hurt my woman again. Malamig na sabi ni Brent at hinampas ng baril sa ulo ang binata. Brent! Bulalas ni Danica habang gulat na nakatingin sa binata. Nasa na mga gamit mo? Tanong ni Brent sa kanya. Tinuro niya ang kwarto ng ex niya. Pumasok naman doon si Brent at kinuha ang gamit ng dalaga. Binalikan niya ang dalagang nasa sala at agad itong binuhat. Huwag na huwag mong ipapakita sa akin yung mukha mo at baka pasubugin ko yung ulo mo. Malamig na sabi ni Brent bago lumabas. Bakit ka may baril? Tanong ni Danica sa binata. I forgot to tell you. I'm mafia. Nakangising sabi ni Brent. I'm your mafia, baby. Ibig sabihin, masama ka? Tanong ni Danica sa binatang si Brent. It depends on the situation. Sagot nito. Can you stop asking questions? Paulit-ulit ka na lang eh. Eh, akala ko kasi sa mga palabas at novel lang yung mga mafia na yan. Sabi ni Danica. Kaya naman pala ang lakas ng resistensya mo. Hindi kumibo si Brent at pinarada lang ang kotse niya. Nang bumaba ito ay bumaba na rin si Danica na sapo ang kanyang balakang. Pakiramdam niya ay bumaon ng kanto ng center table sa balakang niya.
Ay, sakit! Bulong niya. Sumakay ang dalawa sa elevator na nasa parking. Pasimple niyang tiningnan ang kanyang balakang at nakita ang may gasgas at maliit na pasa dito. Anong problema? Mabilis na umayos si Danica nang magsalita ang lalaki. Did he hurt you? Hindi. Ayos lang ako. Sagot ni Danica at ngumiti. Hindi naman naniwala si Brent at nilapitan siya. Inangat ng binata ang damit ng dalaga at tumambad sa kanya ang gasgas at maliit na pasa sa balakang nito. Yung ex mo ang may gawa nito? Walang emosyong tanong ni Brent sa kanya. Pabayaan na lang natin. Bumukas ang elevator na nasa ganoong posisyon sila. Gusto na lamang lumubog ni Danica sa kanyang kinatatayuan nang tumambad sa kanya ang maraming empleyado sa labas na nakatingin sa kanilang dalawa ni Brent. Wala po kaming ginagawa! Sabi agad ni Danica. Hindi naman nagsalita si Brent at basta na lang siyang hinila palabas. Nakahinga lang si Danica ng maluwag nang makapasok sila sa opisina ni Brent na parang isang bahay na. Ang laki ng office mo! Lumapit si Danica sa malaking glass wall. Wow! Tanaw na tanaw mula sa pwesto niya ang malalaki pang building. Nakakalula rin dahil ang taas ng floor kung nasaan siya. Napaigtad na lamang si Danica sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya si Brent sa kanyang likuran. Hinaplos nito ng mainit na palad ng binata ang kanyang balakang na may pasa at gasgas. Masakit pa ba? Tanong sa kanya nito. Hindi na. Utal na sagot ng dalaga. Tumango si Brent. Just rest, Danica. Nagpa-order na ako ng pagkain para sa atin. Hinarap ni Danica ang binata at halos kapusin siya ng hininga dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Akala ko ba magiging sekretary mo ko? Pahina ng pahina ang boses ng dalaga dahil para siyang nalulusaw sa titig ng binata. Maaasahan ba kita kung para kang matanda maglakad? Napasimangot si Danica dahil sa sagot nito sa kanya. Magpahinga ka muna bago kita pahirapan. Alam mo, minsan iniisip kong baliw ka. May time na malambing ka tapos bigla mong isisingit ang masamang ugali mo. Inirapan ni Danica ang binata bago maupo sa sofa. Napatawa naman ang binatang si Brent habang nakatingin sa dalagang inis na inis ang itsura. Gustong gusto niya talaga ito kapag napipiko ng dalaga. Taupo si Brent sa swivel chair niya at sinimulang gawin ang trabaho niya. Habang pasimpleng nililingon ang dalagang nakanguso. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit iba ang tibok ng puso niya sa dalaga. Gusto niya itong protektahan at gusto niya itong itali sa bewang niya upang hindi na ito mawala sa piling niya. Kagabi pa lang niya ito nakilala pero iba na ang pakiramdam na ibinibigay sa kanya ng dalaga. Nang dumating ang pagkain nila ay nagsimula nang ihain ng dalaga ang mga yun. Kain na tayo! Sabi ni Danica at nagsimula ng sumubo. Bilisan mo! Gutom na ako! Tumayo naman si Brent at lumapit sa dalaga. Pinagmasdan niya ang dalaga habang kumakain siya. Hindi ako pagkain. Huwag ka nga sa akin mag-focus. Masungit na sabi nito sa kanya. Yeah, you're not a food. But I can eat you. Sabi ni Brent. I ate you last night, remember? Sinamaan naman siya ng tingin ni Danica na mas lalong ikinangisi nito. I have a conference meeting. Iiwanan muna kita dito. Tumayo si Brent nang matapos ng kumain. Huwag kang magagala dito sa building. Baka may mangyari sa'yo. Tumango lang si Danica at patuloy lang sa pagkain. Pinitik ni Brent ang noon niya bago siya tuluyang lumabas. Napasimango tuloy siya at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ngayon lang yata siya nakakain ng tama. Noong nasa poder kasi siya ng ex niya,
dahil limitado lang ang kain niya, kahit pa siya ang gumagastos sa mga pagkain nila. Sa conference room naman ay nakapokus lang ang binatang si Brent sa kanyang cellphone. Konektado kasi ang maliit na CCTV sa kanyang opisina papunta sa kanyang cellphone. Kitang-kita niya ang dalagang maganang kinakain ang mga pagkaing pinabili niya. Mahinang napatawa si Brent kaya napatigil ang nagsasalita sa harapan. Lahat ng kamiting niya ay napatingin sa kanya. Dre, tawag ni Brent sa kanyang sekretaryo. Order some ice cream and give it to Danica. Yes, sir. Sagot ng sekretaryo niya sa kanya. Continue your discussion. Sabi ni Brent sa nagsasalita habang nasa cellphone pa rin ang tingin. Ay, kapagod. Pabagsak na inigan ni Danica ang kanyang katawan sa malambot na kama nang makauwi sila ni Brent. Aren't you gonna eat? Tanong ni Brent sa dalaga. Ang dami mong pinakain sa akin kanina. Busog na ako. Pumikit si Danica. Gusto ko magpahinga. Nakakapagod. Saan ka napagod? Sa pagkain? Tumaas ang kilay ni Brent. Naupo ka lang naman maghapon sa office ko. Tapos napagod ka na? Humikab lang si Danica habang tumatango. Ilang saglit lang ay tuluyan na itong nilamon ng antok. Maliit namang napangiti si Brent bago nilapitan ng dalaga. Inayos nito ang pagkakahiga ng dalaga at kinumutan nito. What a cute childish woman. Komento ni Brent at napailing na lang. Kinabukasan ay maagang gumising ang dalawa. Medyo excited din ng kaunti si Danica dahil tuturuan siya ngayong magluto ni Brent. Kapag nagluluto ka, huwag malakas ang apoy. Yung sakto lang. Sabi ni Brent at napatango naman si Danica. Lagi kang focus sa niluluto mo. Kung magpiprito ka, siguraduhin mong mainit ang kawali at mantika bago mo ilagay ang iluluto mo. Marami pang sinabi si Brent at maayos namang nakinig si Danica. Nang maayos na, ay hinayaan na ni Brent ang dalagang magluto ng almusal nila. Aray! Masakit! Napatawa si Brent nang bulyawan ni Danica ang kawali. Tumalsik kasi ang mantika dito. Inaano pa kita? Huwag mo ang inaaway ang niluluto mo. Natatawang sambit ni Brent sa kanya. Napanguso naman si Danica at nagpatuloy na lang sa pagluluto. Nang matapos si Danica ay hinain na nito ang niluto niyang hotdog, bacon at itlog. Not bad. Sabi ni Brent habang nakatingin sa niluto ng dalaga. May mangilang nila ang medyo sunog, pero makakain naman. Ang galing! Masarap na ako magluto! Masayang sabi ni Danica nang matikman ang kanyang luto. Pumapalakpak-palakpak pa ang dalaga dahil sa sobrang saya nito. You need more practice, sabi ni Brent sa kanya. Thank you sa pagtuturo, Coach Brent! Nakangiting sabi ng dalaga. Don't thank me. Tinuruan kita dahil maid kita. Walang emosyon na sabi ni Brent sa dalaga. Yan na naman siya. Nagiging bipolar ka na naman. Inirapan ni Danica ang binata at hindi na pinansin pa. Nang matapos sila sa pagkain ay agad na nagligpit si Danica at hinugasan na rin ang pinagkainan nila. Hindi tayo pupunta sa office mo? Tanong ni Danica sa binata nang matapos siya sa paghuhugas ng mga pinggan. No. Sagot ni Brent. We're going to the mall. I will buy some groceries and we will buy some clothes for you as well. Libre ba? Tumango ang binata. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Nilapitan ni Danica ang binata at hinila ito. Hindi na nagbihis pa si Danica kahit nakapantulog pa rin siya. Ang mahalaga kasi sa dalaga ay maganda siya. At saka mukha namang mamahali ng suot niyang dress na pantulog. Sumakay ang dalawa sa kotse at agad namang nag-drive si Brent patungong mall. Ang lupit mo naman!
Sa mall ka pa talaga bibili ng pagkain. Napailing na sabi ni Danica. Iba talaga ang mayayaman. Sa palengke ako namimili minsan. Sadyang bibili lang tayo ng damit mo kaya sa mall na rin ako bibili ng stocks. Sagot ng binatang si Brent. Feeling ko, hindi ako maid. Feeling ko isa akong dalagang may sugar daddy. Sabi ni Danica at mahinang natawa. Pasimple lang na napangiti si Brent at hindi na nagsalita. Nang makarating sa mall ay agad na nagpark si Brent bago sila bumabag dalawa. Agad na pumasok silang dalawa sa mall. Let's buy some clothes first for you. Sabi ni Brent at hinawakan sa kamay si Danica bago ito ay ginaya papunta sa bilihan ng damit. Bahagyan namang napanguso si Danica at napatingin sa kamay nilang magkahawak. Tumibok din ang malakas ang puso niya at nakaramdam ito ng kilig. Nang makarating sa clothes store ay agad nang pinapili ni Brent ang dalaga. Dahil sa nakakalulang presyo ng mga damit, ay kumuha na lang siya ng isang dress at undergarments. Okay na to, sabi ni Danica sa lalaki. Ayaw niyang lubusin ang kabaitan nito dahil nagiging mukhang pineperahan niya ang binata. Tumayo naman si Brent at lumapit sa mga damit. Kinuha niya ang lahat ng mga damit na hawak niya. Kabisado niya ang size ng dalaga kaya alam niya ang dadamputin niya. Ang dami nito! Gulat na sabi ni Danica sa binata. You deserve it. Sagot lang ni Brent at nagbayad sa cashier. Nang matapos silang mamili ay inabot ni Brent ang mga paper bag sa isang lalaking nakaitim. Nakasunod pala ito sa kanila. Sino yun? Takang tanong ni Danica sa binata. One of my men. Sagot ni Brent. Anong gusto mo? Bumili na tayo ng stocks o kumain muna tayo? Mahinahong tanong nito. Kakakain lang natin, oy! Bumili na lang muna tayo ng stocks mo sa bahay. Sagot ni Danica. Tumango lang si Brent at nagtungo ng dalawa sa grocery mall. Kumuha ito ng cart bago silang magsimulang bumili. Kumuha ka lang, sabi ni Brent at kinuha ang cart sa dalaga. Go on, be my wife for today. Che! Inirapan ni Danica ang binata. Pasimple namang napangiti si Danica nang matalikuran niya ang binata. Kinikilig talaga siya kahit sa corny at simpleng banat nito sa kanya. Sa gitna ng pamimili nila ay biglaan nilang makasalubong si Jessica at Raul, ang ex-fiancé at ex-best friend niya. Nagmamalinis ka. Mukhang habang tayo ay pasimple ka na rin lumalandi. Sabi ni Raul at nginisihan si Danica. Ano? Kaya hindi mo maibigay sa akin ang sarili mo, no? Dahil naunahan na ako ng lalaking yan. Huwag mo kong itutulad sa'yo. Inis na sabi ni Danica. Hindi ako nagloko. Ikaw. Masyado kang nagmamalinis, Danica. Sabat naman ni Jessica. FYI, Jessa. Wala sa bokabularyo ko ang panloloko. Inirapan ni Danica ang dalaga. Ano? Kayo lang ang may karapatang magmahal? Iba si Brent kay Raul. Kaya minahal ko agad siya. Kahit isang araw ko pa lang siya nakikilala. Tol, magsisisi ka lang dyan. Sabi ni Raul at umiling. Boring ang babaeng yan at masyadong maarte. She's not boring. Muling tumibok ang puso niya nang hapitin siya ni Brent sa bewang niya. Ikaw ang magsisisi pa sa pag-iwan sa kanya. Ikaw rin. Wala ka ng source of income. Pinatulan mo lang naman si Danica dahil tamad kang lalaki. At alam kong ganun din ang gagawin mo sa bago mo. Hinawakan ni Brent ang cart nila ni Danica. And one more thing. Isang beses pang insultuhin at saktan mo si Danica sa harapan ko. Hindi ako magdadalawang isip na pasabugin niyang ulo mo. I'm not the ordinary man, airheaded man. Ngumisi si Brent bago itulak ang cart nila ni Danica. Iginiya niya ang dalaga paalis sa harapan ng dalawang taong nanakit sa kanya. Are you okay?
Nag-aalalang tanong ni Brent sa kanya. Oo. Salamat, Brent. Nakangiting sagot niya. Hinarap ni Danica at binata at niyakap ito ng mahigpit. Napapikit naman si Brent at dinama ang mainit na yakap ng dalaga. Tama na, sabi ni Brent at humiwalay sa yakap ng dalaga. Ituloy natin sa bahay. Natawa ang dalagang si Danica at tumango na lang. Pinagpatuloy nila ang pamimili at nang matapos sila ay agad na nagbayad ang dalawa sa cashier. Umuwi na sila dahil wala naman na silang gagawin pa sa mall. Nang makarating sa bahay ng binata ay may sumalubong sa kanilang matandang dalaga at isang dalaga. Sino sila? Bulong ni Danica kay Brent. They are my maids, sagot ni Brent. Nawala sila dahil umuwi sa probinsya. Paano yan? Aalis na ako? Tanong ng dalaga. No, sagot ni Brent at hinawakan sa kamay ang dalaga. Manang Judith, nasa kotse ang pinamili namin. Thank you and welcome back. Hinila ni Brent si Danica patungo sa kwarto nila. Agad na niyakap ni Brent ang dalaga at hinila pahiga sa kama. Hoy! Utal na sabi ni Danica. Let's just cuddle. Bulong ni Brent at sumiksik sa kanyang leeg. I love cuddling with you. It makes me calm. So, ito na lang ang magiging role ko? Magiging cuddle woman mo ko? Biro ng dalaga. Pwede rin. Sagot ni Brent at kinagat ang kanyang leeg. Napaiktad tuloy si Danica. Brent! Saway niya sa binata at sinuntok ito sa tiyan. Siraulo ka talaga! Natawa naman si Brent at lalong hinigpitan ang hawak sa kanya. Ang pangit ng ex mo. Hindi ko akalaing pinatulan mo yun. Isang araw, lalapit sa iyo yun at magmamakaawang balikan mo siya. Abay, bakit ko siya babalikan? Nakurot ni Danica ang binata dahil bumalik ang panggigigil niya sa kanyang ex. Ang sarap niyang kurutin gamit ang nail cutter. Naiinis nga ako sa sarili ko bakit ko siya tinagalan eh. Tagal kong nagpakatanga sa kanya. Kasalanan mo kasi eh. What? Nag-angat ng tingin si Brent sa dalaga. Anong kinalaman ko dyan? Bakit kasi ngayon ka lang nagpakita? Tanong ng dalaga at hinaplos ang makakapal na kilay ng binata. Kung sana ikaw na lang nakilala ko, eh di sana ikaw ang inahabol-habol at kinukulit ko. Pwede mo namang gawin ngayon yun. Sagot ng binata at bumalik sa kanyang dating pwesto. Ayoko nga. Sawa na akong maghabol. Gusto ko, ako naman yung hinahabol. Sabi ni Danica. I have a dog. Pwede naman sigurong sila ang maghabol sa'yo, diba? Natawa na lang si Brent nang muli siyang suntukin ng dalaga. Brent! Gutom na ako! Sabi ni Danica sa binatang busy sa pagpirma ng kanyang mga nakatambak na papeles. Nag-order na ako ng pagkain natin. Malambing na sagot ni Brent sa dalaga. Tumango lang siya at naghintay. Nang dumating na ang pagkain nila, ay agad na nag-ayos iyon ni Danica. Kain na tayo! Sabi ni Danica sa binata. Mamaya na, kailangan kong tapusin ang mga to. Sagot ni Brent. Lumapit naman si Danica sa binata, bit-bit ang dalawang upuan. Inilagay niya ang isang upuan sa tabi ng binata. At yung isa naman ay inilagay niya sa kanyang gilid. Binalikan ng dalaga ang pagkain nila at ipinatong ito sa isang upuan. Bago siya maupo sa tabi ng binata. Susubuan na lang kita. Sabi ng dalaga bago sumubo ng pagkain. Sunod naman niyang sinubuan si Brent na tinanggap lang ang pagkain. Ang dami mo namang trabaho. Natambakan eh. Sagot ni Brent. I didn't go to the underground, kaya ipinadala na lang sa akin ng boss ko ang mga gagawin ko. Mahirap ang trabaho mo sa underground? Tumangulan si Brent.
Hindi pa nagtanong si Danica at ipinagpatuloy na lang ang pagkain habang sinasubuan ng lalaki. Nang matapos sa pagkain ay iniligpit ni Danica ang pinagkainan nila bago muling maupo sa tabi ng binata. Pasimple niyang binuksan ang laptop ng binata at hindi naman ito nagalit. Brent, pwede ba ako manood ng movie sa laptop mo? Paalam ni Danica sa binata. Yes. Sagot ni Brent na nasa papeles pa rin ang mga mata. Tumango lang si Danica at nagsimulang mag-search ng movie sa laptop niya. Hininaan niya lang ang volume para hindi maistorbo ang binata dahil seryosong seryoso ito sa trabaho. Sa gitna ng panonood ay hindi namalayan ni Danica na nakatulog pala siya. Napatigil naman si Brent sa ginagawa at tiningnan ng dalaga. Sinarado niya ang laptop niya bago buhati nito. Maingat niya itong inilapag sa sofa at kinumutan gamit ang kanyang suit. Sleepwell. Kinalikan ni Brent sa nauuwang dalaga bago siya bumalik sa trabaho. Sa gitna ng pagpirma ay biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Iniluwa nito ang dalawang kaibigan. Akmang sisigaw ang isa sa mga ito, pero napatigil nang tutukan niya ito ng baril. Don't shout. Malamig na sabi ni Brent dito. Napatango naman ito at napalingon sa dalagang natutulog. Mrs. mo? Tanong ni Jovan sa kanya. Hindi pa. Sagot ni Brent. Ano na naman kailangan niyo? Pinakukuha lang ni boss yung mga papeles. Sagot naman ni Lemuel sa kanaupo sa tabi. Tapos ka na ba? Tumango si Brent bago ayusin ang makapal na papeles at iabot sa kaibigan. Kinuha naman ito ni Lemuel. Ganda ng misis mo ah. Nakangiting sabi ni Lemuel. Gusto mo bang tawagan ko si Laura at sabihin ng babae ka? Banta ni Brent at sinamaan ang tingin ng binata. Namutla naman si Lemuel at sunod-sunod na umilig. Pinupuri ko lang naman ang misis mo. O sige, pangit na siya. Kinuha ni Brent ang kanyang silencer gun at itinutok sa binata. Mabilis namang tumakbo paalis si Lemuel. Nababaliw lang yon, sabi ni Jovan. Sige na, mauna na ako. Tumango lang si Brent. Tumango lang din si Jovan bago tuluyang umalis. Napalingon muli siya sa dalaga na humihilik na. Hindi na inaasahan ang paggalaw nito at dire-diretso itong bumagsak sa lapag. Aray, ang sakit! Parang bata na iyak nito. Mahina namang napatawa si Brent bago ito lapitan at buhatin. Pinahiga niya ito sa sofa. Tulog na. Malambing na sabi ni Brent sa dalaga. Yumakap naman ito sa kanyang braso bago pumikit. Napaupo naman si Brent sa lapag at tinapik-tapik ang dalaga. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Malambing na sabi niya sa dalaga. What are you doing? Kunot noong tanong ni Brent nang magtungo siya sa kusina ng bahay. Naggagawa ako ng cupcake. Sagot ni Danica na puro harina at chocolate ang muka. Nanood ako ng tutorial sa YouTube. Tumatango-tango si Brent bago maupo at panoorin ang ginagawa nito. What's the occasion? Why are you cooking cupcakes? Tanong ni Brent. Wala lang. Happy lang ako. Sagot ni Danica. Gusto ko lang din kasing gumawa ng cupcake bilang pasasalamat. Napatango si Brent at hindi na nagsalita. Nang maisalang na sa oven ni Danica ang cupcakes, ay hinugasan na niya ang mga ginamit niyang kasangkapan. Come here. Tawag ni Brent sa kanya. Lumapit naman si Danica sa binata at naupo sa tabi nitong upuan. Umusod papalapit si Brent sa dalaga bago kumuha ng tissue at pinunasan ng mukha niya. Ang dungis mo, sabi ni Brent sa dalaga. Kasama rin ba sa napanood mo na pati mukha ay may ingredients? Napanguso si Danica at hindi na nagsalita.
Napatigil siya nang bigla siyang halikan ni Brent sa labi. Bakit mo ko inalikan? Bulalas ng dalaga. You pouted. I thought you want kiss. Nakangising sagot ni Brent. Muling mumuso si Danica. Ibinaba ni Brent ang hawak na tissue bago hawakan ang pisgi ng dalaga. Muli nitong pinagdikit ang labi nila. Napapikit naman si Danica at tinagunan ang halik ng binata. Napatigil lang ang paghahalikan nila nang tumunog ang oven. Kinagat ni Danica ang labi ni Brent bago tumayo at lapitan ito. Kinuha niya ang cupcake na ginawa at inilapag sa lamesa. Nilagyan niya rin niya ng icing sa ibabaw at mga design bago ilagay muli sa ref. Gusto niyang malamig yung cupcake. Mamaya na natin kakainin yun. Sabi ni Danica. Brent, pwede mo ba akong bilhan ng ensaymada? Ensaymada? Kumunot ang noo ni Brent. Tumango si Danica. Yung maraming asukal tsaka cheese. Gusto ko nun eh. Okay, tatawagan ko ang tauhan ko para bilhan ka. Kinuha ni Brent ang kanyang cellphone sa bulsa. Anything else? Tsaka mogo-mogo. Sagot ni Danica. Tapos bili ka ng maraming sprinkles para sa cupcake natin. Tumango lang si Brent at sinabi sa kanyang mga tauhan ang pinabibiling ito. Habang naghihintay ay nagtungo muna ang dalawa sa sala at nanood ng TV. Nakakaiyak! Sabi ni Danica at nagpunas ng luha. Grabe! Bakit kailangan maranasan ng asong bagay na yun? What? Kumunot ang noo ni Brent. Danica, cartoon comedy show yan. Nag-joke lang yung aso. Anong nakakaiyak dun? Naiiyak ako eh. Bakit ba? Inirapan ni Danica ang binatang si Brent na napatama lang sa kanya. Napatigil ang dalawa nang dumating ang tauhan nito. Agad na tumayo si Danica at kinuha ang dala ng lalaki. Salamat po. Masayang sabi ni Danica at tumakbo patungong kusina. Agad niyang inilagay sa plato ang ensaymadang maraming asukal at cheese. Kinuha ng dalaga ang cupcake sa ref at nilagay dito ang sprinkles. Kain na tayo! Sabi ni Danica sa binatang si Brent at binigyan ito ng cupcake. Cupcake lang ang sayo, akin yung ensaymada. Tumango na lamang si Brent at kinain yung cupcake. Pasado naman ito sa binata at unti-unti na itong nag-i-improve. Masarap! Sabi ni Danica habang punong-puno ang bibig. Eat slowly. Pagsaway ni Brent sa kanya. Nagpatuloy sa pagkain ng dalawa hanggang sila ay sabay mabusog. Nagulat na lamang si Brent nang biglang umiyak ang dalagang si Danica. Bakit? Takang tanong ni Brent. Hindi ko na maubos yung cupcake ko. Umiiyak na sagot ni Danica habang nakatingin sa tatlong cupcake na natira. Brent, ubusin mo na, please. Napahinga ng malalim si Brent bago kainin yung tatlong cupcake na natitira. Kahit sobrang busog na siya ay pinilit niya ang kanyang sarili. Hindi niya maintindihan ang kinikilos ng dalaga. Pakiramdam niya ay nasisiraan na ito ng bait. Yay! Tumahan si Danica nang maubos ni Brent ang cupcake. Ang bait-bait mo talaga, Brent! Nilapitan ni Danica ang binata at pakandong na humarap dito. Yumakap siya dito at sumubsob sa leeg ng binata. Ilang sandali lang ay nakatulog na ang dalaga. Napahinga ng malalim si Brent bago buhatin ito. Nagtungo siya sa kwarto at ibinaba ito sa kama. Tulog na tayo. Inaantok na sabi sa kanya ni Danica. Tabi tayo. May gagawin ako. Sagot ni Brent. Sasamahan kita hanggang sa makatulog ka. Tumangulat si Danica at yumakap sa kanyang bewang.
Nang makatulog ito ay walang ingay na lumabas ng kwarto si Brent. Manang, huwag po muna kayong maingay kapag naglilinis kayo sa taas. Bili ni Brent sa matandang kasambahay. Natutulog po kasi si Danica. Sige, Eho. Sagot ng matanda. Maliit na ngumiti si Brent sa matanda bago magtungo sa office niya sa ibaba. Agad na naupo ito sa swivel chair at binuksan ng laptop. May Zoom meeting ang underground organization nila at late na siya kaya nang makapasok siya sa meeting ay natigilan ng lahat. First time being late, sabi sa kanya ng kanilang boss. Ang kanyang lolo ang boss nila sa organization. May ginawa lang ako, sagot ni Brent. Let's continue this discussion. Nagpatuloy na lang ang meeting nila. At nang matapos ay agad na umexit ang ibang member. Maliban sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang lolo. How are you, apo? Tanong sa kanya ng matanda. Good. Tipid niyang sagot. May naibalita sa akin ang dalawa mong kaibigan. Gusto ko lang sabihin na mag-iingat kayo palagi. Lalo pa at hindi pa nahuhuli ang kalaban mo. Seryosong sabi ng lolo ni Brent sa kanya. I know, lo. I have some information about Tuazon. Alam ko na ang lungga niya at nagpaplano na rin ako na sugurin ang lungga niya. Sagot ni Brent sa matanda. Siguradong alam na rin niya ang tungkol kay Danica. I won't let him touch my woman. Seryosong sabi ni Brent. Napatigil si Brent nang bumukas ang kanyang opisina. Iniluwa nito ang umiiyak na si Danica. Brent! Umiiyak na lumapit sa kanyang dalaga at agad na kumandong. Ang sakit ng ulo ko, Brent. Nahihilo ko tapos nasusuka ako. Mamamatay na ba ako? Pasimpleng nagpaalam si Brent sa mga kausap at isinira ang laptop. Punta tayong doktor, gusto mo? Malambing na tanong niya sa dalaga. Ayaw ko. Sagot ni Danica na inaantok na naman. Hindi na ako nahihilo. Dito na lang ako. Tumangulang si Brent at tinapik-tapik ang dalaga. Ilang sandali lang ay nakatulog na naman ito. Kinuha ni Brent ang cellphone niya at tinawagan ang asawang doktor ng kaibigan. Maui, can you come to my house? Masama pakiramdam ng misis ko. Sabi ni Brent dito. Dito na rin kayo mag-dinner ni Jovan. Sure, pupunta kami mamaya. Sagot sa kanya ng kausap. Okay, thank you. Ibinaba ni Brent ang tawag bago silipin ang mukha ng dalaga. Natawa siya at hinalikan ito sa pisngi. Mukhang naalimpungatan lang ang dalaga kanina. Danica, ano bang nararamdaman mo nitong mga nakaraang araw? Mahinahong tanong ni Maui sa kanya. Madalas akong mahilo. Sagot ni Danica. Napatango si Maui at inabutan siya ng pregnancy test. Napatanga naman ang dalaga at napatingin sa inabot ni Maui. Subukan mo. Sabi ni Maui, huwag kang matakot. Nanginginig na kinuha ni Danica ang piti bago pumasok sa banyo. Ginamit niya iyon. Nanlamig ang dalaga habang naghihintay ng resulta. Natatakot siya sa magiging reaksyon ni Brent. Iniisip niyang baka paalisin na siya ng lalaki at hindi tanggapin ang magiging anak nila kung sakali. Mas lalong naghina si Danica nang makita ang resulta nito. Napaupo na lamang siya sa gilid ng banyo at mahinang umiyak. Natatakot siya sa nangyayari. Danica? Mas lalong lumakas ang iyak ng dalaga nang marinig ang boses ni Brent mula sa labas. Danica? Open this door! Danica! Danica! Buksan mo ang pinto! Mahinahong sabi ni Maui. Huwag kang matakot sa resulta. Tumayo naman si Danica at kinuha yung piti. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya sila Brent. What happened? Alalang tanong ni Brent sa kanya.
Umiiyak na inabot ng dalaga ang piti sa kanya. Natulala naman si Brent nang makita ang nakalagay doon. What does it mean? Takang tanong niya. Hindi ko maintindihan. She's pregnant. Sagot ni Maui. Lalabas muna kami. Mukhang kailangan yung mag-usap na dalawa. Lumabas sila Maui. Naiwan naman si Brent at Danica sa loob ng kwarto. You're crying because you're pregnant? Tinanguan ni Danica ang binata. Why? Are you sad? Ayaw mo ba sa bata? Ayaw mo ng anak natin? Hindi sa ganun. Sagot ng dalaga. Natatakot ako. Kasi, paano kung ayaw mo sa baby? Paano kung paalisin mo na ako? Natatakot ako sa mga mangyayari. Kasi, wala namang tayo. Hinila ni Brent ang dalaga at ikinulong sa kanyang bisig. Mas lalo namang napaiyak si Danica dahil sa ginawa nito. I won't do that. Mahinang sagot niya. Pananagutan kita at hindi kita paaalisin sa bahay ko. You're the source of the light in my house. You're my everything now, Danica. Source of light? Mukha ba akong kuryente? Nakangusong tanong ng dalaga. Natawa si Brent bago humiwalay sa yakap. Pinahid nito ang luha ng dalaga bago ito kurutin sa ilong. Stop crying. Baka marinig pa ng baby natin at isiping pinaiyak kita. Sabi ni Brent, let's celebrate your pregnancy, Danica. Salamat sa pagtanggap mo sa baby. Nakangiting sabi ni Danica. Kayo ang tinanggap ko. Sagot ni Brent at hinawakan ng kamay niya. Huwag mong isipin na ang baby lang ang gusto kong maipasok sa buhay ko. Isipin mo rin yung nanay. Anong ibig mong sabihin? Nakangusong tanong ni Danica. Kumindot pa si Brent bago igaya ang dalaga palabas sa kwarto. Nagtungo ang dalawa sa kusina at nadatnan nila doon ang mag-asawang kaibigan ni Brent. Naglalambingan. Punta tayo sa restaurant nila Limuel. Sabi ni Brent sa mga to. Daddy na ako. Kailangan natin mag-celebrate. Umalis sila ng bahay ni Brent at nagtungo sa restaurant nila Limuel. Nang makarating doon ay agad silang sinalubong ni Limuel at ng mag-asawa nitong si Laura, buhat ang isang taong gulang na anak. Congratulations, Daddy Brent! Sabi ni Limuel. Lakas mo talaga, pare. Umasok sila sa loob at may nakahanda na agad na pagkain sa isang table. Meron ding cake na mukhang kaka-order lang. Para sa bagong tatay ng samahan. Tinaas ni Jovan ang basong may alak. Cheers! Nag-cheers ang tatlong kalalakihan saka uminom. Tahimik lang naman na kumakain ang tatlong kababaihan habang pinagmamasdan ang kanilang mga partners. Congratulations, Danica! Bati sa kanya ni Laura. Laura pala, asawa ni Limuel. Salamat. Nahihiyang tugon ng dalagang si Danica. Ang ganda ng baby mo. Boy siya. Natatawang sagot ni Laura. Palagi talagang napagkakamalang girl itong anak ko. Nagpatuloy ang celebration nilang anim at nang matapos sila ay kanya-kanya silang nagpaalam. Hindi ka ba lasing? Nag-aalalang tanong ni Danica sa binata. Baka mabangga tayo. I'm just tipsy. Sagot ni Brent at pinagsaklob ang kanilang kamay. Don't be afraid. Hindi ko kayo hahayaang mapahama kayo ni baby. Laking pasasalamat ni Danica dahil safe silang nakauwi. Agad silang dumiretso sa kwarto at magkayakap na nahiga sa kama. Aalis ako saglit bukas. Malambing na bulong ni Brent sa dalaga. May tatapusin akong misyon. Pagkatapos noon, magpapakasal na tayo. Bakit mo ko pa kakasalan? Mahal mo ba ako? O para sa baby? Kagat-labing tanong ni Danica.
Pagkakasalan kita kasi mahal kita. Sagot ni Brent, "He don't know how much I'm crazy to you. Ikaw lang babae nagparamdam sa akin ng ganito. At gagawin ko lahat para protektahan kayo ng anak natin." "Salamat, Brent." Sumiksik lalo si Danica sa binata. "Salamat sa pagtanggap sa akin. Maraming maraming salamat. Buti pala, nagbar ako nun." Tatatawang sabi ni Brent. "Sleep now, my love." Tumango lang si Danica at pumikit. Hinalika naman ni Brent ang dalaga sa noo bago tuluyang pumikit. Maagang umalis si Brent sa bahay kasama ang mga kaibigan at mga tauhan. Planong niyang sugurin ang lungga ni Tuazon dahil nagiging banta na ito para kay Danica. Ang daming pinapadala nitong death threat sa bahay nila. Buti na lang at siya ang nakakakuha nun at hindi si Danica. "Napalitan na ng mga tauhan ko ang tauhan ni Tuazon," sabi ni Limuel. "Pagdating doon ay huhulihin na lang natin siya." "That's good to hear," sagot ni Brent. Nang makarating sa lungga ni Tuazon, ay dire-diretso lamang na pumasok sa loob si Brent. Ang mangilan-ngilang tauhan nito ay binabaril siya at nilalabanan naman niya ang mga ito. "Baba ang baril!" Sigaw ng isang tauhan ni Tuazon at tinutukan siya ng baril sa sintido. Walang emosyong ibinaba ni Brent ang kanyang baril. "Lakad!" Sigaw nito at malakas siyang itinulak. Pumasok sila sa bahay ni Tuazon. Nakita niya ang matandang lalaki na nakaupo at umiinom ng alak. "Akala mo siguro maiisahan mo ko." "Ha, akala mo lang yun." Ngumisi si Tuazon sa kanya. Ngumisi rin naman si Brent. "Ikaw ang talo, Tuazon." Nawala ang ngisi ni Tuazon nang tutukan siya ng baril ng mga tauhan ni Limuel. Akala niya ay kanyang mga tauhan. "Dali na mga yan." Hinarap ni Brent ang tauhan ni Tuazon na nagtutok sa kanya ng baril at agad na sinipa ito. "Para yan sa pagtutok mo sa akin ng baril. Akala mo siguro ay wala na akong alas para sa'yo, no?" Napalingon si Brent kay Tuazon nang magsalita ito. "May isa pa akong taong binayaran at siguradong nasa bahay mo na siya para patayin ang babaeng yun." Mabilis na nilapitan ni Brent si Tuazon at pinagsususuntok ito hanggang sa manghina ito. "Kapag may nangyaring masama sa misis ko, hindi ka nasisikatan ng araw bukas." Galit na sabi ni Brent, "Ibabandera ko ang ulo mo sa EDSA. Itatak mo yan sa isip mo." Patakbong umalis si Brent sa lugar na yon at mabilis na nag-drive pa uwi. Natatakot siyang may mangyaring masama sa dalaga at sa magiging anak nila. Sa kabilang banda naman ay si Danica na ay napatigil sa pagdidilig ng halaman dahil bigla niyang narinig ang nag-doorbell. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang isang lalaking kalbo. "Bakit po?" tanong niya dito. "Danica Luisiyoy?" tanong sa kanya ng lalaki. "Ah, nasa loob po si ma'am." Pagsisinungaling niya dahil nakita niyang may baril ito. "Pasok po kayo." Naniwala naman ng lalaki at pumasok. Nang makatalikod ang lalaki ay dinampot ni Danica ang batong malaki at ipinukpok sa ulo nito. Bumagsak ang lalaki at nawalan ng malay. Kinuha naman ni Danica ang hose ng pandilig at tinhali ang lalaki. Nang maayos na ay naupo na siya at habol hiningang kinain ang banana cake na ginawa sa kanya ng matandang katulong ni Brent. "Matalino ako, no?" sabi ni Danica. "Akala mo siguro ay mapapatay mo ako, no? In your dreams." Sa gitna ng pagkain ay pabagsak na bumukas ang gate. Napangiwi si Danica nang tamaan sa mukha ng gate yung lalaking itinali niya at isinandal sa likod. "Are you okay?" alalang tanong ni Brent at sinuri siya. "Hindi ka ba nasaktan? Wala bang pumunta rito para saktan ka?"
Meron. Sagot ni Danica at mumuso sa lalaking dumudugo ang mukha at wala pa ring malay. Ayun oh. Wow, ikaw ang may gawa niyan? Maghang tanong ni Brent sa kanya. Oo naman. Sagot ni Danica. Ikaw, kamusta ang lakad mo? Hindi ka ba nasaktan? I'm fine. Sagot ni Brent na parang nakahinga ng maluwag. Thank you for being safe, Danica. Pakiramdam ko kanina ay kakapusin ako ng hininga sa sobrang pag-aalala. Hindi naman ako masasaktan, no? At lagi ako mag-iingat. Ngumiti si Danica bago subuan ng banana cake ang binata. Ginawa ni Manang yan. Ang sarap, di ba? Tumango si Brent. May gusto ka pa bang kainin? Tumango si Danica. Gusto ko ulit kumain sa restaurant nila, Laura. Gusto ko yung pagkain nila doon. Masasarap. Tumayo si Brent at hinawakan ng kamay ng dalaga. Then let's go. Ayokong nagugutom ang misis ko. Parang tanga naman eh. Pamirong inirapan ni Danica ang binata para itago ang kanyang kilig. Umalis ang dalawa sa bahay at nagtungo sa restaurant nila Limuel. Itinawag din ni Brent sa tauhan niya ang lalaking itinali ni Danica. Anong gusto mo? Tanong ni Brent sa dalaga. Pinagtuturo naman ni Danica ang gusto niya. Halos orderin niya na ang lahat ng nasa menu. Nang dumating ang order nila ay maganang kumain si Danica. Sarap na sarap ito at nasa pagkain lang ang atensyon. Saan mo pala gustong ikasal? Tanong ni Brent na nagpagulat sa dalaga. Ha? Kahit saan. Basta ikaw yung groom. Sagot ni Danica. Ang sarap nitong steak at crab nila. Kumain ka ng marami. Macho ka pa rin naman kaya huwag mong tipirin ang sarili mo. Natawa si Brent at sinabayan ng katakawa ng dalaga. Halos naubos ng dalawa ang mga in-order nila. Busog na ako. Sabi ni Brent at sumandal sa balikat ng dalaga. My stomach hurts so much. Tumayo si Brent dahil kailangan niyang magbawas. Si Brent? Tanong ni Laura at naupo sa tabi ni Danica. Ang dami niyong nakain. Nagbawas si Brent. Natatawang sagot ni Danica. Ang sarap ng mga foods niyo. Gustong gusto ni baby ko. Take out pala ako ng bulalo ah. Padagdagan ng mais. Sige ba. I can't relate sa paglilihi mo. Si Limuel kasi ang naglilihi sa akin eh. Natatawang sabi ni Laura. Hanggang ngayon ay natatawa talaga ako kapag naaalala ko ang bagay na yun. Ang hirap maglihi. Nakangusong sabi ni Danica. Trinong madaling araw magigising ka na lang kasi nagugutom ka. Laging puyat si Brent pero hindi naman siya nagre-reklamo. Swerte ka kay Brent. Nakangiting sabi ni Laura. Sabay kami halos lumaki ni Brent. Sobrang bait niyang lalaki. At medyo nagbago lang siya nang mamatay ang parents niya. Sana ay maging mabuting mag-asawa kayo. Oo naman, mamahalin ko ng totoo si Brent. Nakangiting sabi ni Danica. Salamat, Laura. Nang lumabas si Brent, ay agad nang nagpaalam ang dalawa at umalis ng restaurant. Salamat, Brent. Nakangiting sabi ni Danica. Ikaw na ang the best man in the world. And you're the best woman in the world. Tugon ni Brent. Dahil dyan, may reward ka sa akin mamaya. Ngumisi si Danica. Sasayawan kita. Panindigan mo yan ah. Igting ang pangang sabi ni Brent. Sinasabi ko sa'yo, itatali talaga kita. Natawa lamang si Danica at hinawakan ng kamay ng binata. Ang gandang gumising. Sabi ni Brent habang nakangiting nakatingin sa dalagang bagong gising. Ang ganda naman ng misis ko. Ito naman, ang aga-aga ng bobola ka. Sabi ng dalaga sa kanya. Ang pogi mo talaga. Nagluto na ako ng breakfast. Nakangiting sabi ni Brent. Let's eat.
Bumangon naman si Danica. Naghilamos at nagmumog muna siya bago bumaba kasama ang binata. Naupo ang dalawa sa hapag at nagsimulang kumain. Pagkatapos nito ay pupunta tayo ng Laguna. My grandfather wants to meet you. Sabi ni Brent sa kanya, siguradong magkakasundo kayo. Hindi naman siya masungit, no? Nakangusong tanong ni Danica. No, he's kind. Sagot ni Brent. Nang matapos kumain ng dalawa ay naligo na sila at nagbihis. Nagbilin muna si Brent sa mga katulong bago sila tuluyang umalis ni Danica. Dumaan mula sila sa drive-thru para bumili ng kanilang tanghalian at para na rin may kinakain ng dalaga habang nasa biyahe. Mabilis kasi itong gutumin. Subuan kita, sabi ni Danica at sinubuan ng fries ang binata. Pagod si Danica nang huminto sila sa isang malaking bahay. Nang makapasok sa loob ay nagtago si Danica sa likuran ni Brent nang makita ang isang matandang lalaki na nakakatakot ang aura. Mukha itong masungit at mukhang papatay kung tumingin. Lo, she's my missus, sabi ni Brent. Huwag mo siyang bigyan ng ganyang tingin. Natatakot siya. Natawa ang matanda. Iha, ganito lang talaga akong tumingin. Pero hindi kita kakainin. Hinarap naman ni Danica ang matanda. Hello po, Lolo. Maupo kayo, sabi ng matanda. Nagpahanda na ako ng merienda para sa atin. Tsikahan niyo lang ako ng kaunti at pwede na kayong magpahinga. Napatango si Danica at napatingin sa ulo ng matanda. Panot na ito at curious siya bigla kung kailan ito naubusan ng buhok. May gusto kang itanong sa akin, iha? Tanong ng matandang lalaki nang makita ang nakatitig sa kanyang dalaga. Napakagat si Danica sa ibabang labi niya. Kailan po naubos ang buhok niyo? At saka, gumagamit pa po ba kayo ng shampoo? Natawa si Brent dahil sa sinabi nito. Kalaunan ay natawa rin ang lolo ni Brent. Iha, naubos ito nung nasa 50 years old na ako. Natatawang sagot ng matanda. Oo naman, gumagamit ako ng shampoo. Kailangan yun para ma-attract ang mga chicks. Natawa si Danica. Ang cute niyo po, Lolo. Nang dumating ang merienda ay kumain na lang si Danica. Ang maglolo naman ay nag-uusap tungkol sa underground. Naparusahan na sitwason. Sabi ng matandang lalaki, sinintensyahan na siya ng habang buhay sa kulungan. Live muna ako ng 1 year sa underground. Sabi ni Brent. Gusto ko munang alagaan mabuti si Danica at ang magiging baby namin. It's okay, apo. Wala rin naman tayong mabigat na trabaho ngayon. Sagot ng matandang lalaki. Gusto ko rin ma-enjoy mo ang buhay mo ngayon. Ang tagal mo na rin nagsisilbi sa organisasyon natin. You deserve to be happy. Thank you, Lo. Nakangiting sabi ni Brent. Saglit pang nag-usap ang dalawa bago sila magtungo sa magiging kwarto nila. Brent, di ba dito yung Enchanted Kingdom? Gusto kong pumunta dun. Sabi ni Danica. Punta tayo dun bukas. Sure. Sagot ni Brent. Kahit anong gusto mong puntahan bukas, pupuntahan natin. Salamat. Nakangiting sabi ni Danica at niyakap ito. Kinabukasan ay maagang ang umalis ang dalawa para magtungo sa Enchanted Kingdom. Sarado pa ito nang makarating sila doon, kaya naglibot-libot muna sila hanggang sa mapadpad sila sa isang magandang garden park. Ang ganda dito! Masayang sabi ni Danica. Brent, ayun o, may mga turo-turo. Kain tayo! Lumapit sila sa mga nakahilerang street food vendors at nagsimulang mag-food trip. Alam mo, ngayon ko lang naranasan ng mga ganito. Sabi ni Danica at ngumiti ng mapait. Buong buhay ko kasi, ginugol ko lang sa sarili ko. Namatayan kasi ako ng parents noong high school pa lang ako.
Para makapag-aral ay naging working student ako. Lahat ng racket ay napasok ko. Nung mag-college naman ako, nakilala ko si Raul. Naging sunod-sunuran ako sa kanya nung maging kami na. Ako ang gumawa ng mga projects niya. Ako ang dahilan kung bakit siya pumasa. Nag-propose siya sa akin makalipas ang ilang taon. Tumira kami sa condo na ako ang nagbabayad. Ayaw niya kasi sa apartment dahil luma raw. May trabaho si Raul, pero wala siyang binibigay sa akin kahit magkano. Hindi ko alam kung saan ako ubos ang pera niya. Iniisip ko na lang noon na para yun sa future namin. Kaso ang tanga-tanga ko pala. Hindi ko alam na ginagamit niya lang ako. Peking natawa si Danica. Kaya sobrang thankful ko na nagising ako sa katotohanan. Buti na lang pala at nakilala ko sa isang bar ang isang gwapong mafia na masungit. Thank you dahil binago mo ang buhay ko, Brent. Salamat sa pagtanggap mo sa akin at sa pagpapatuloy mo sa akin sa bahay mo. Salamat sa lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Mahal na mahal kita, Brent. Kayo lang ng baby ko ang handa kong mahalin habang buhay. Sabi ni Danica, I love you. Tanging nasabi ni Brent bago halikan ito. Nalibang masyado ang dalawa sa pamamasyal sa Laguna. Kaya naman hapon na sila nang makapasok sa Enchanted Kingdom. Ang cute mo! Tuwang-tuwang sabi ni Danica nang masuotan ng Mickey Mouse headband ang binatang si Brent. Sumakay ang dalawa sa carousel at talaga namang hindi maipaluwanag ni Brent ang sayang nararamdaman habang nakatingin sa dalagang punong-puno ng saya ang muka. Kaya mong kunin yun? Itinuro ni Danica ang malaking unicorn stuffed toy. Shooting range ang games. Nakalimutan mo yata ang mafia ang mister mo. Mayabang na sabi ni Brent. Nagbayad si Brent ng 100 at nagsimulang barilin ang maliliit na target. Napatalon sa tuwa si Danica nang ibigay ni Brent ang unicorn. Ang galing naman! Tumingkayad siya at hinalikan sa labi ang asawa. Yan ang prize mo. Kung ganon, laruin pa natin ang ibang games. Gusto ko laging may kiss na prize ha. Sabi ni Brent, ang dami pa nilang nilaro sa EK at maraming sinakyan na mild rides. Ang huling sinakyan ng dalawa ay ang Ferris wheel. Ang ganda! Nakangiting sabi ni Danica habang nakatanaw sa kalangitan na puno ng bituin. Ang ganda nga. Sagot ni Brent na nakatitig sa dalaga. Sobrang ganda mo. Ang pogi mo naman. Tugon ng dalaga. Nang mag-stop sila sa tuktok ay inilabas ni Brent ang binili niyang singsing at isinuot ito sa daliri ng dalaga. Ikaw lang ang babaeng paulit-ulit kong hihilingin na makasama ko sa habang buhay. Sabi ni Brent sa dalaga. Danica, thank you for choosing me to be your partner and to be with you forever. I love you always, my favorite woman in the world. Thank you. Naiiyak na sabi ni Danica habang nakatingin sa singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Mahal din kita palagi. Nagtagpo ang labi ng dalawa kasabay ng pagsabog ng fireworks sa kalangitan. You may now kiss the bride. Nakangiting sabi ng pari sa binatang si Brent. Mabilis namang hinapit ni Brent ang baywang ng asawa at pinagdikit ang kanilang labi. Sumisipa si baby. Natatawang sabi ni Danica nang humiwalay siya sa halik. Napahimas na lamang si Danica sa kanyang 8 buwang tiyan at dinama ang pagsipa ng kanilang baby boy. He's happy for us, sabi ni Brent. At hinawakan din ng tiyan ng asawa. Kumuha muna sila ng retrato sa simbahan kasama ang bisita at kaibigan bago sila magtungo sa reception. Kaunti na lang at may hawak ka na rin baby. Sabi ni Maui at hinaplos ang tiyan ni Danica. Siguradong gwapo yan. Siyempre, pogi ako eh. Sabat ni Brent. Huwag kang ang mahangin dyan. Natatawang sabi naman ni Laura. Sabing ha ng doktor,
Anumang oras ay lalabas na raw siya. Sabi ni Danica, excited na ako na kinakabahan. Normal lang yan. Sabi ni Maui, simpleng kasal lang ang naganap sa kanila. Plano ulit nilang magpakasal kapag nailabas na nila ang baby niya. Ito kasi ang gusto nilang maging ring bearer nila. Sumisipahan na naman siya. Natatawang sabi ni Danica at pasimpleng na pangiwi. Gusto na niya atang lumabas. Calm down, little boy. Hinaplos ni Brent ang tiyan ng asawa. Nasasaktan si Mami. Huwag ka masyadong sumipa. Tila nakinig ang sanggol na nasa tiyan ni Danica at tumigil sa pagsipa. Nagpatuloy ang kasiyahan sa bahay nila Danica at Brent. Ngunit napatigil sila nang biglang sumigaw si Danica at napahawak sa kanyang tiyan. Lalabas na yata si baby! Sabi ni Danica, masakit na ang tiyan ko! Kalma ka lang! Sabi ni Maui at binalingan ang tulilang si Brent. Brent, kuhanin mo yung mga gamit ng baby niyo sa taas. Bilisan mo! Tumango naman si Brent at nanginginig na tumakbo papasok sa bahay nila. Dinampot niya ang gamit ng kanilang baby at muling lumabas. Nasa sasakyan na si Danica! Sabi ni Lauren, si Maui na magdadrive dahil mukhang natataranta ka. Pumasok si Brent sa backseat katabi si Jovan. Nagdrive patungong ospital si Maui. Napahawak naman si Brent sa kamay ng asawa na ngayon ay umiiyak sa sakit. Malapit na siyang lumabas. Umiiyak na sabi ni Danica. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Mapapatay na ba ako? Kalma ka lang. Andito lang ako. Sabi ni Brent at inaalo ang asawa. Nang makarating sa ospital ay agad silang sinalubong ng mga nurse at doktor. Agad itinakbo sa delivery room si Danica. Si Maui na ang pinasama nila sa loob dahil namumutla na si Brent. Tol, kaya pa ba? Natatawang tanong ni Limuel. Daig mo pa ang anemic dahil sa sobrang putla mo ah. Natatakot ako. Ramdam ni Brent ang pamamawis ng kanyang kamay. Buong buhay ko ay ngayon lang ako natakot ng ganito. Sana walang masamang mangyari sa mag-ina ko. Magiging ayos lang yan sila. Sabi ni Jovan at tinapik ang kanyang balikat. Halos isang oras silang naghintay sa labas hanggang sa marinig nila ang iyak ng sanggol. Nangatog ang tuhod ni Brent at nangilid ang luha niya. Narinig ko na ang baby ko. Niyakap ni Brent ang dalawang kaibigan. Tatay na ako. Lumabas na ang poging anak namin ni Danica. Tuwang-tuwang sambit nito sa mga kaibigan. Nang lumabas si Maui ng delivery room, ay agad itong sinalubong ni Brent. Nawala ng malay si Danica, pero maayos naman silang pareho ng baby. Sabi ni Maui at inabutan siya ng hospital gown. Suot mo na to bago ka pumasok sa loob. Isinuot naman yun ni Brent at pumasok sa loob. Pakiramdam niya ay huminto ang kanyang mundo nang makita ang asawang walang malay at ang anak nilang nasa tabi nito. Congratulations po! Healthy baby boy po ang anak ninyo. Nakangiting sabi ng doktor at binuhat ang baby. Ito na po siya. Nanginginig na kinuha naman yun ni Brent. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Brent nang mahawakan ng kanyang anak. Hindi niya akalaing ganito pala kasarap sa pakiramdam ang maging tatay. Brent! Napalingon siya kay Danica. May malay na ito, pero halatang nangihina pa rin. Ito na ang baby natin. Emosyonal na sabi ni Brent. Ito na ang baby boy natin. Our Carl Ivan. Mahinang sabi ni Danica. Inilapag ni Brent ang baby nila sa dibdib ng asawa. Naiyak naman si Danica nang mahagka ng anak. Kompleto na tayo. Umiiyak na sabi nito. Ang saya-saya ko ngayong araw. Salamat, Brent. Salamat sa pagtupad sa complete family ko. Thank you too, Danica. Hinalikan ni Brent ang noon ng asawa. Ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo.
Pangako, aalagaan ko kayo ng sobra. Hinding-hindi ako magbabago. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Nakangiting sagot niya sa asawa. Mahal ko rin kayo. Tugon ni Danica. Hindi maganda ang mga napagdaanan ni Danica. Pero sa huli ay nakatagpo siya ng totoong magmamahal sa kanya. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil ibinigay niya sa kanyang buhay si Brent Alcantara. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng kakaibang pagmamahal at ang lalaking nagpatunay sa kanya na worth it siyang babae. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang One Night with Mr. Mafia. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!